So eto na mga kaibigan, Casimero Cuadro alas tinatarget muna ng umakyat ng featherweight division bago labanan itong si Naoya Inoue. At Inoue at bigating promoter ng Saudi Arabia may kasunduan na. And bago yan kaibigan, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at subscribe ang ating YouTube channel. And then pahit na rin ang notification bell, maraming salamat po. Well mga kaibigan, matapos makumpirma ng kampo ni Alas na walang balak lumaban itong si Naoya Inoue dahil nga po ayon sa kanilang sinabi ay wala naman daw mapapala ang kampo ni Naoya Inoue dito kay Casimero ay hindi talaga maikakasa ang laban. Dahil mga kaibigan, nakuha natin update dito, no, dito kay Inoue na sila ilalaban sa isang boksingero na sila ay may mapapala at may makukuhang belt. Tandaan nyo mga kaibigan, undefeated at master ng Japan etong si Naoya Inoue. Pero it doesn't mean daw na natatakot sila dito kay Casimero Cuadro Alas. Sadyang wala lang daw silang mapapalano at kahit ang pera, maliit lamang daw ang kikitain. Pero syempre, duda at taliwas yan sa opinyon ng kampo ng ating pambato na si Casimero Cuadro Alas. Ginagawa lang daw alibay yung sinasabi nga na hindi sila magka-level para hindi makaharap itong si Naoya Inoue, itong si Casimero Cuadro Alas. Nung huling naging laban kasi ni Alas kontra kay Sanchez ay talagang unpredictable at history sa bansang Japan yung nangyari na yun, which is nakarating yan sa kampo nitong si Naoya Inoue. Kaya naman ang plano ngayon nito nga po si Angas ng Pinas ay umakyat po ng featherweight division para doon niya harapin etong si Naoya Inoue. Siguro naman pag nakaangat na ng featherweight division itong si Casimero Angas ng Pinas ay may karapatan na o pwede na lumaban itong si Naoya Inoue at wala na po siyang maidadahilan. Pero mangyayari lamang yun at mangyayari ngayon mga kaibigan once napaburaan or tanggapin po ni Angas ng Pinas yung ino-offer sa kanya ng bigating promoter ng Saudi Arabia na si Turki Alashik. Alam naman natin yan yung nagkakasa at kumukuha ng mga boksingero at lahat ng hinahawakan niya ng mga boksingero ay talagang nakikilala at sumisikat. Marami kasing nagsasabi hindi pa naman daw ganun kasikat etong si Angas ng Pinas, pero sa mga solid fans nga po ng Casimero fans natin, sobrang sikat na at kilalang kilala etong si Angas ng Pinas. Kapag may laban si Angas ng Pinas, talagang sobrang inaabangan po ng mga Pilipino. Ayon na rin sa itang update natin mga kaibigan, etong si Turki Alashik at si Naoya Inoue ay nakapag-usap lately lamang, no, at nabanggit nga po sa pag-uusap na ito eh may balak naman labanan talaga ito si Casimero. Pero not this time mga kaibigan, kapag umakyat na daw po ng featherweight division eto nga pong si Angas ng Pinas. Well, hindi na yan na problema sa ating pambato dahil yun naman talagang wino-workout nila after nga po huling naging laban ni Casimero dito kay Saul Sanchez, which is talagang umakyat ng division mga kaibigan para makalaban naman niya yung mas magagaling ng mga boksingero. At eto syempre si Inoue, no, wala lang maialibay or maidadahilan pa na hindi sila magka-level. So mga kaibigan ko, yan muna ang update natin for today. And please huwag nyo kalimutan i-like at i-subscribe ang ating channel. Maraming salamat po.